Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So medyo matagal-tagal po tayong hindi nag-video kasi medyo naging busy rin no? Sa mga ginagawa ko sa buhay, marami tayong estudyante tinuturuan and na-burnout din po sa paggawa ng video. So kailangan po talaga yung magpahinga pagka kunyari medyo napapagod sa trabaho, kailangan po magpahinga. Pero eventually, definitely babalik din. So we are back! At mag-aaral ulit tayo ng mga chess games. At ito pang aaralin natin ngayon ay isang blitz game mula sa St. Louis Rapid and Blitz. Actually, ito pong tournament na ito, katatapos lang. So, meron tayong mga tournaments na na-miss. Pero definitely, pwede naman natin silang balik-balikan. So, ito po ay yung laban ni Super Grandmaster Hikaru Nakamura versus Super Grandmaster Alireza Firuja. So ito po yung parang first tournament ni Firuja simula nung medyo nangamote siya no doon sa candidates tournament at dito po sa tournament na ito ay talaga bumawi siya. So tingnan po natin itong game nila at tingnan natin after yung naging results nung St. Louis Rapid and Blitz. So ito po nag-start with knight f3 at ito po yun niya tawag na ready opening. So napapansin ko kay Hikaru pagka Blitz yung mga laruan niya, no? Iba yung opening repertoire niya. Ayan, so knight f3, hindi niya ito ginagamit. Pagka long game, halimbawa sa candidates, hindi naman siya nag-knight f3. Ayan, so d5, e3, and then pagka knight f6, c4. So ito po parang opening niya ito dun sa kanyang mga chess.com accounts. Ayan, so ako po, actually, inaral ko rin yung mga games ni Hikaru sa kanyang mga chess.com accounts kasi minsan, para maging curious ka lang din, bakit ba napakabilis nito ni Hikaru, tapos napakagaling. So, ang ginawa ko, dinownload ko yung mga games ni Hikaru sa chess.com. Tapos ito talaga, isa to sa mga main weapons niya. Tapos nag-b3, bishop b2, ayan. So, dito makikita natin yan. So, e6, b3, c5, and bishop b2. And so, medyo makunat na opening lang. And then, pagka knight c6, capture, ed5, and bishop b5. So ito po, mainline lang ng ganitong opening. So, sabi po ni Light Chess, ito ay English opening against court defense. Wimpy system. So medyo kakaiba talaga. Kasi parang ano lang eh, parang nakukunat lang po yung white dito na binibigay niya kagad sa center. Yung center side team. Pero nababaliktad na ilaro. So yung white parang nagiging black, yung black nagiging white. Ayan. So, ng bishop d6. Ayan, linya pa rin yan. Castling. Castling. And then, pagka d4. cd4. Knight takes d4. And, nag-bishop c7. So, dito, talaga memorize nila yung mga linya. So, pagka knight d2. And, tinitignan ko dito sa openings book, dalawa po ang tira dito, no? Pwede ka mag-queen d6 or mag-knight takes d4. And, definitely, mas maganda po sa scoring ng black is yung tirang knight takes d4. Kasi kapag nag-queen d6, nakikita ko dito parang masyadong malaki yung talo. Ang dami ko natatalo sa team. No? Pwedeng mag-knight f3 lang. Depensa lang dito sa queen h2. Ayan. So dito nag-knight takes d4 si Firuja. Bishop takes d4. And saka lang nag-queen d6. So parang tinanggal muna yung malakas na knight sa d4. And so nag-g3 para maiwasan yung threat sa h2. Bishop a5. Ito po lahat, linya pa rin. Ano? a3, linya pa rin yan. And then pagka bishop h3, rook e1. Pagka capture, queen takes d2. And knight e4. Ayan, so dito na nagtapos yung linya po na alam ni Hikaru Nakamura. Kasi ang tinira ni Hikaru is yung queen e2. At itong queen e2 na ito, inaccurate po yan. Parang hindi ho halata. No? And actually, yan po ang most natural move para control mo itong mga light squares dito. Pero ang dapat hong ititira is queen d1. Ayan ho, makikita nyo yan mamaya kung bakit ito po yung tamang tira and ito yung mga previous games na nakikita ko sa Light Chess database. Ito po ang tinitira ng mga players dito. Ayan. Kasi yung Queen D1 na yan,
Ang idea, of course, kontrolado mo pa rin yung light squares, pero yung bishop mo, merong magandang uuwian. Papunta sa F1, siguro later on, makakapunta yan sa G2 para masosolidify yung kingside. Ayan. So, parang undeveloping move. At hindi po yan obvious, lalo na kapag blitz, mahirap pong makita yan. Eh, kaso nag-ano eh, nag-queen E2 si Hikaru. Ayan. So, dyan nagsimula yung mga problema niya. So, rook AC8. Kinontrol lang muna yung open file. Bishop D3. And then, pagka Bishop F5. Take note, ang lakas po ng pressure na nung posyon nung black dito. Bakit? Hindi niya malabanan yung C-file. Kasi ito po, B10. Kaya na-force muna mag-B4. And ngayon, nag-queen G6. So, gumagawa na ng mga atakihan dito sa kingside. And take note, ayan pa rin ang butas nung posyon ng white. Ayan. So, maganda sana kung nakauwi talaga itong bishop sa ano eh, sa F1 eh. Lalagay mo yan dyan, no? Solid ka dyan. Tapos, kahit pa paano, makokontrol mo yung light squares. Pero ngayon, napunta pa sa D3. At may mga ideas pang knight takes G3. So, pagka, halimbawa, waste tayo ng tempo, pagka nag-A4, knight takes G3, kisay yung bishop sa D3. So, na-force po, depensa niyan with rook ED1, and medyo nag-slight inaccuracy pa nga si Firuja, nag-knight G5. So, apparently, sabi po ng engine, mali po yan. So, instead of knight G5, ang tira is H5, at ayan na, paparating na yung atake with H4, tapos dito may pressure na sa G3 na pawn. And of course, yung light squared weaknesses. Ayan. Ayan talaga naging problema dyan. Hindi ho nakauwi yung bishop papunta dun sa G2 square. So of course, hindi mo naman pwedeng capturein ito. Pag umapture ka dyan, andalami mo ng weakness dun sa kingside. So ang ginawa dito, nag-knight G5 nga. And ito na po yung critical position ng laro natin. Dito kasi ang kailangan ng only move para mag-survive, talaga malay stockfish na bago ho makita, is H4. Kailangan papaalisin mo ito, and meron hong mga ideas na medyo talaga malalim. So papakita ko yung engine lines. So kakain dito, of course, atake po yung queen. Kailangan capture ng queen. And pagka knight F3, check. Hindi ka pwedeng pumunta dito kasi unang-una, merong knight takes H4, nakapin ho yan. And pwede rin hong yung mas malakas na knight E1 check. Ayan, so mafo-fork yan. And huli po yung queen. And siguro hindi ho nakita rin ni Hikaru yung ganitong linya. Parang ang naisip ko dito, nakita niya, ay makakain yung pawn sa H4. Hindi na ho pwede yan. Pagka naking H1 naman, may queen G4, papasok yung queen. So mamamati ka dyan. Ang only move is king F1, and makikita nyo po yung evaluation bar natin, equal pa rin. So, pagka pumasok dito, ang gagawin ng engine nga is kakainin pa ho ito. Parang no fear, hindi ho natatakot. Alam nung engine na kahit pumasok yung queen dyan, hindi ho yan makakamate. So, king E2 lang, safe na safe. At yan po yung parang last chance ni Hikaru. Kasi ang ginawa dito, pagka F4 ni Hikaru, so nag-isip pa ng konti, nag-F4, game over po kagad yung laro. Pagka capture, queen takes D3, ayun, pumasok sa F3 yung knight, and palaging meron paparating na rook C2 check. Ayan, so pag for example, mag-king F2 ka dito, rook C2 check. Pagka kumain ka, of course, merong queen H5 check. And then checkmate. Ayan. So, aabutan na ho talaga yung white dito. Kahit saan pumunta yung king. For example, pag dito ka naman pumunta, pwede naman kainin yan eh. And simple lang, sabay ganon. Mate sa H2. So, matyas ka dyan. Kamatyas ka dyan, di ba? So, pagka king G2, ayun po yung idea na tatapos ka agad ng laro. Yung sinasabi nating knight E1, yung royal fork. Kaso hindi ho nakita yan. Pagkakain, game over kagad. So, hindi ho nakita yan. Ang ginawa ho is rook C2 check. And ganun pa rin ang ending. Pagkakain, kain, kain. So, of course, queenless.
Pero meron pang konting chance kasi of course hindi katulad nung kanina patay ka agad, no? Nag-rook si A2 na. And then pagka rook E1, queen takes H2. So of course ito po malabo ho mag-survive yung ganitong position. So rook C1, rook C2. And actually gumagawa po ho ng fortress si Hikaru yung position niya. Kaso marami ho kasing weaknesses. And unang-una, yung pawn, umangat na po papuntang F4. Kailangan nasa F2 lang yan. Dapat nandito lang yan. Pangalawa, nawala po yung pawn sa H-file. At yan po ang magiging problema ng puti. Kasi eventually, makikita natin, makakagawa po ng passed pawn sa H-file. At yan po ay hindi mapipigil. So, pass forward natin ng konti dito. Ayan, so nag-F6 na. And unti-unti niyang gumagawa ng pass pawn sa H-file. So actually dito maganda yung natira ni Firuza, nag-B5 muna para hindi na magagalaw yung mga pawn sa queenside. And eventually gumawa na ng pass pawn sa H-file. Ayan. So fast forward natin ng konti. Medyo mahaba-haba po yung paikot na ginawa dito ni Firuza. So iniikot-ikot niya pa muna. And eventually kinain muna yung A3 pawn, and pagkakain po dyan saka na pumasok yung king. And yan po, hindi na po talaga mapipigil yan kasi waiting game na lang ang gagawin ng white dito. So ayan, pagkapasok ng king, check, king H1, and pagka king H3 dito, hindi na po mapipigil yung checkmate kasi ito na ang threat dyan, no? So queen E1 check. Ayan, kaya nag-resign na si Hikaru. So pagka umatras ko dyan, merong checkmate dito sa G2. Kapag naman nag E4 ka muna para atras ang bishop, ganun pa rin, mate pa rin. So ganyan. And then pagka check and checkmate. Ayan. So napakaganda nung ginawa pong game dito ni Firuza. And kung mapapansin po natin, ito po yung first tournament ni Firuza na simula nung last tournament niya, yung Candidates Tournament, talagang umuusok yung mga tira niya dito, no? So ipapakita ko po yung final standings. Si Alireza Firuza with 26 points out of possible 36. So yung number 2, si Hikaru with 21 points lang. So makikita natin mga top level super GMs yan. Siyempre si Caruana, si MVL, si Nepo, Mamedyarov, Aronian, etc. etc. Si Firuza, tinambakan niya ho lahat. No? Kaya dito makikita natin yung parang sinasabi ni Magnus na si Firuza lang ang gusto niyang kalaban sa World Championship match. Tingin ko si Firuza medyo kinabahan ho ito sa Candidates Tournament kasi malakas ho yung pressure doon. So, siyempre, bata pa lang ito. First time niya maglaro doon. Baka nasalo niya lahat yung pressure. Eh, ngayon, nakaano na siya, para nakapag-relax na siya, babalik na uli yung talaga super GM na tirada niya. Ayan, so, ayan po ang ating first video mula sa ating pagpapahinga. Hopefully, na-enjoy niyo po ito. At mag-aaral pa tayo yung mga na-miss po nating games. Babalikan po natin yan. At yung next tournament natin is yung Sinkfield Cup. Upcoming po, September 3. At dyan po maglalaro si Super Grand Master Wesley So. Talagang mga top level Super GMs kasali. Si Firuza, Nakamura, si Wesley of course. Puro top 10 in the world. Si Magnus Carlsen, lahat po nandun. So abangan po natin yan. September 3 po yan. Pero habang wala pa yon, aral muna tayo ng mga previous games na na-miss natin. So ayan po, this is International Master Gem Garcia. Sana na-enjoy nyo po itong video na ito. At dyan na po tayo magtatapos. At ayan po, bye-bye!